Masasabi ko lang, if ever man na umuwi ako sa Pilipinas galing abroad at meron akong isang tao or mga tao na hindi ko mabibigyan ng mga pasalubok, wala silang karapatan na sabihin sa akin na madamot ako. Kasi nga, noon pa man, nag-a-apply pa man ako, hindi rin naman ako humingi sa kanila ng kahit konting tulong. Kaya wala silang karapatan na sabihin sa lahat ng OFW, pag hindi man sila nabigyan ng mga pasalubok, no need na sabihin nila yun. Kasi nga, if ever na sila din yung makakaranas na mag-abroad, magpunta sa ibang bansa, at ganun din yung sasabihin sa kanila pag nagbakasyon sila, di ba? Ano mararamdaman nila? Sabi nga sa kasabihan, purutin mo yung sarili mo, may mararamdaman kang takit. Paano pa kaya kung gawin mo sa kanila? Di ba? Kung wala man may bigay na pasalubong galing dito sa abroad, pwedeng ibigay sa kanila in cash. At least kahit papaano, kumbang papapagaan din natin yung kalooban nila. Magpasalamat na lang kayo kahit papaano. Yung bang dahil kahit papaano may naiabot ako sa inyo. Yun lang yun. Magpasalamat na lang kayo kung ano yung naibigay sa inyo ng isang OFW. Minsan yung problema kasi yung budget natin, di ba? Gusto ko naman lahat mabigyan kahit kapiranggot man lang tsokolate, mga ganyan. Pero sana maitindihan nila kami. Ako bilang OFW, bibigay ka na ng marami, may ano ka sa kalooban mo. At maliit, ma-appreciate nyo sa akin. Bilang OFW, hindi talaga madaling kitain yung pera. Kailangan ng paghirapan talaga. Bugot pawisan yung kuna namin. Kaya kung saan may narinig kami, ay konti lang yung ano namin, katanggap pa, pasalubong. Sana maitindihan nyo kami kung anong hirap at pagod ang ano namin dito, yung araw-araw yung ginagawa namin dito.